Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk, and for today, I will be sharing with you the perfumey fragrance mist that I have. So these are not necessarily perfume dupes, pero ito yung mga may vibe na perfumey, very expensive, very independent girl. So ayan, kung gusto niyo yung mga ganung uri ng scent, medyo strong na magagamit niyo for night out, pwede rin pang office or pang everyday scent, ayan, meron ako dito na mga ipapakita sa inyo. I-share ko sa inyo yung mga perfumey fragrance mist that I have in here. In total, I have here 5 and all of these are from Bath & Body Works. Pero kung interested kayo doon sa content na to, nagawan ko yung Victoria's Secret collection ko. Ayan, gagawan ko siya. Just comment down below. So ngayon, isa-share ko na sa inyo yung 5 perfumey fragrance mist that I have in my collection. Alright, first on the list is this one. I feel like ito yung first time na ipapakita ko siya sa inyo. So this is the Bath & Body Works Little Black Party Dress. Ganyan yung itsura niya. Very sparkly, para talaga siyang pang party. And from the name itself, Little Black Party Dress. So ito yung kanyang vibe. Flirty and fabulous at the stroke of midnight. Fragrance notes are frosted nectarine, black peony, and white patchouli. So this one is, ayan, literally for party, for nighttime use. Kasi flirty and fabulous at the stroke of midnight. This one is medyo may fruity siya and then floral. This is very deep, very warm scent. Sabi nila, this is a dupe of Flower Bomb, yung Victor Wolf na Flower Bomb. Hindi ko siya alam or hindi ko siya makakompare because I don't have that yet on my collection. Medyo mahal kasi yung perfume na yun. Pero ang naamoy ko dito is, actually, this is a baby sister of the Into the Night. And if you're familiar sa Into the Night and kung nanonood kayo sa channel ko, you will know na hindi ko talaga kayang itolerate si Into the Night. I tried kasi maganda yung packaging niya. Gusto ko siya on my collection pero ilang beses ko siyang sinubukang amuyin. Medyo nasusuka and nahihilo ko sa kanya. For some reason, medyo strong talaga siya for my preference. Pero ito, siya yung baby sister ni Into the Night. Strong din siya and then pang nighttime use din siya. Pero mas, alam niyo, mas tolerable and mas toned down yung scent na to. Ayan, si Little Black Party Dress, yung una mo maaamoy sa kanya is parang may hint of warm sweetness, para siyang ganun. Maybe yung frosted nectarine, meron siyang parang fruity, pero hindi siya straight up young fruity. Hindi siya ganun. Warm, sweet, ganun yung una mo maamoy sa kanya. And this one is heavy on the patchouli. Parang patchouli din yata yung note ni Into the Night. Parang floral na floral kasi yun. And hindi ko alam, hindi ko talaga siya natotolerate. Pero yung patchouli dito is just right for my preference. I feel like this is something I can wear kapag pupunta ko sa party. Like, I'm wearing parang evening dress or gown na black or red. Ito yung feeling ko na magko-complement doon. Hindi siya, alam nyo, hindi siya pang bagay sa lahat. Kasi merong mga tao na gusto nila yung parang young, yung nakakabata, yung mga airy na scent. Pero if you want a grown-up, independent woman scent, ito yung masasuggest ko sa inyo. Maganda yung scent na to. Very dark, very deep. Pero at the same time, hindi siya yung parang almost unisex. Or hindi siya yung parang cologne scent, yung super kapal na scent. Hindi siya ganun. Maganda yung scent na to. On dry down, makukuha mo na yung patchouli. Pero meron siyang hint o parang powdery scent. Maganda yung kapit niya on skin. Lahat ng note niya is, alam niyo yun, parang maganda. Kasi nag-cling siya on body, especially on cloth. So habang natutuyo siya, nagkakaroon siya ng parang powdery floral scent na hindi yung parang nakakatanda, yung parang matanda na vibe. Alam kung alam niyo na yung ibig ko sabihin. Yung parang deep and dry na floral, hindi siya ganun. Very rich yung pagiging floral nito. Ayan, kapag, ayan, ganito yung outfit mo, o kaya naka, alam mo, naka-sleek na hair ka lang, ganyan. Eh, feeling ko ito yung babagay. This one is perfumey, this one is floral, and meron siyang pagiging powdery on the dry down, pero on first spray, meron siyang sweetness. Maganda yung scent na to, guys. Surprisingly, nagustuhan ko siya. Actually, blind buy ko siya. Lakas loob ko siyang binili in full size kasi maganda yung lalagyan niya. And then, ayun, sabi nga nila, this is the baby sister of Into the Night. And gusto ko talaga yung i-love kasi maganda yung packaging niya. Tapos nagtatagal din yun. Pero, I don't know, hindi kami vibe. Nakakahilo siya for me. But Little Black Party Dress is a yes. A 10 over 10 as a nighttime scent.
Bango nito, guys. Okay, moving on to the next scent, which is kapamilya din niya. And makikita niyo naman, nahawig sila ng lalagyan. Ayan. So, this is the Twinkling Nights. Nighttime wear din siya. So, never miss a moment to make a wish under the twinkling night sky. Fragrance notes are frosted jasmine petals with vanilla and mandarin blossom. This one is also really nice. Mabango yung scent na to, guys. Kung napanood niyo na yung first impression video ko, nung first time ko siya maamoy, sobrang nagustuhan ko siya and then na-realize or naisip ko noon na kung bakit siya hinahype ng mga tao. Because marami yung nag-hype dito, especially nung parang last yung Burr months ng 2021, last year. Super dami yung nag-hype dito. This one is really expensive. Yung amoy niya, para kang, alam niyo, parang ang lakas niya makayaman, pero simple at mabait. This one, mas, ang pangalan niya is Twinkling Nights, but I feel like this one is more daytime appropriate kaysa kay Little Black Party Dress. Ito yung mas magaan, mas airy na vibe kasi meron siyang whipped vanilla. Pero yung scent na to is hindi siya straight up vanilla na iniisip niyo na baka maging gourmand siya. Hindi siya ganun. This is floral vanilla. So makukuha mo sa kanya yung frosted jasmine petals. Very clean, parang slight sampagita scent. Very clean, very airy. Ang bango lang ng scent na to. Something na pwede nyo i-wear kapag nakadress kayo na parang white or mga beige, yung mga light color dress. Feeling ko maganda siya suotin. I feel like this is also office appropriate. So kung mahilig kayo sa perfume pero you don't want to splurge ng malaking halaga para sa scent ninyo, pero gusto niyo yung vibe na parang naka-perfume kayo sa inyong office o kaya sa mga trabaho ninyo or sa school, even sa school if you're a college student, feeling ko mag-work na siya. Plus the packaging is a 10 over 10, di ba? Ang ganda niya, frosted siya. Tapos meron siya mga sparkly na ganyan. This one is nice, more daytime appropriate. Maganda yung scent niya. Yung mandarin blossom, may kaunti siyang parang orangey na scent, pero it's just right na mamix dun sa floral at saka dun sa vanilla. Super perfect nung scent na to. This is something unusual. Hindi siya yung usually na maaamoy natin sa mga cologne or yung mga normal na drugstore pabango. Hindi. So, kung mahilig kayo dun sa mga perfumey, very, alam mo yun, parang level up scent, pero ayaw ninyo yung mga deep dark and super super warm, this one, Twinkling Nights, is the one that I can suggest. Another 10 over 10 scent, guys. Ang bango nito. This is underrated kasi napag-usapan siya nung bago siya and then parang nawala na yung hype sa kanya. But trust me on this, this is a perfumey, a perfect parang girl, parang 20s, ganyan, young professional vibe. Ayan, si Twinkling Nights is also a 10 over 10. So, next one, alam ko na familiar na kayo dito. This is perfumey. This is a dupe of an expensive perfume. So, this is Dahlia by Bath & Body Works. Ang kanyang vibe is, ayan, wala dito. Sorry. Luminous, cozy, bold, feminine fragrance. Notes are velvet dahlia petals, crisp pear, praline mask, and whipped tonka bean. Ayan, itong dahlia is, again, made popular by Jessie Menjola. Kasi favorite scent daw niya to, kasi amoy nga naman talaga siyang expensive perfume. So this one, I think napakita ko na siya sa maraming video ko. Meron akong ginawa na in-depth review nito in comparison to the Carolina Herrera because sabi daw de, etong dahlia is dupe nun. And I can say yes dun sa video ko. Sinabi ko around 8 over 10. Yung resemblance nila. Kung gusto nyo pang mas mapanood, yung in-depth review ko, link down below on the description box. But si Dahlia is a perfect floral gourmand scent. Hindi siya yung usual gourmand, pero meron kasi siyang praline mask and tonka bean. Medyo warm yung scent na to. On the dry down, medyo sweet, ganyan. Pero on first spray, makukuha mo sa kanya yung crisp pear and dahlia petals. Very happy floral scent siya. Lakas nito, guys, yung parang maka-fresh, maka-dalaga lang. This one is also a compliment getter. Ilang compliment na yung nakuha ko using this dahlia. And ewan ko, every time na parang gusto ko yung mga medyo pag-girl na scent, eto ginagamit ko. This one also, sabi doon sa mga review na napapanood ko, sa mga review na nababasa ko sa mga
perfume groups, ano siya, parang nakaka-hook siya na amoy sa men kasi marami sila nakukuha na compliment sa men. So, if you are trying to get an attention, kung meron kayong date, ganyan, you want a perfumey scent pero wala kayong masyadong budget, eto yung masasuggest ko sa inyo, si Dahlia, kasi marami daw na nababanguhan dito na men, na mga jowa-jowa nila, ganyan. So, ayan, si Dahlia is a perfect perfumey scent. Very airy siya. Kung ikukumpara ko siya kay Twinkling Night, si Twinkling Night is parang more, medyo mas formal siya, ganyan. And this one is more casual. Pwede siyang pang errands lang, pero pwede din naman siyang pang mall. Pwede din siya pang office, ganyan. Pero feeling ko lang mas ano siya, yung parang mas laid back yung outfit na nababagay kay Dahlia. Pag naka-school uniform ako, ginagamit ko din siya. But Dahlia is a perfect perfume scent. Another 10 over 10. Ayan. Mabangot si Dahlia, guys. So, punta tayo dito, another perfume dupe, which is the Fairy Tale. Ayan. Yung dati kong Fairy Tale is, ano lang, travel size. Pero feeling ko kasi dati, hindi ko siya masyado magagamit. Kasi that is too perfumey and too, alam mo yun, may masyado siyang ibang level siya for my preference. Hindi ko siya masyado ginagamit. And then once, ginamit ko siya na nag-renew ako ng license. Kasi sa unang spray, parang mabango siya, yes. Pero parang out of my league siya. Di ganun yung mga amuyin ko. Ganun. And then, nung ginamit ko, so ang ganda pa lang yung dry down niya. Nagtatagal siya and maganda yung cling niya. Ayan, na ano na yung reward. Maganda yung cling niya on my body. So, feeling ko kulang na sa akin si travel size. May nag-pre-love nito. This is bawas na, pero marami pa naman siyang laman and makikita niyo. And super mura ko lang siya nakuha. So, write your own story and get whisked away on an adventure through lush woods where the air is filled with magic and the fairy tale ending is up to you. Warm, fresh, with a hint of magic. Fragrance notes are pomegranate nectar, French orange blossom, vanilla bean, and warm amber. So, this fairy tale is another nice perfume or fragrance that smells like an actual perfume. This is a dupe of the YSL Libre and that is super mahal kasi YSL siya. Pero, guys, yung amoy nila, super magkalapit nila. Mas deep, mas dark lang si YSL. But this one, this is dark, this is woody, this is floral, and this is the touch of vanilla. Lahat ng scent na nabanggit dito, yung balikat ko sakit. Lahat ng scent na nabanggit dito is maamoy mo talaga. On first spray, meron siyang sweetness, a little bit orangey scent. Hindi siya totally straight up, ano, fruity. Yung orangey niya, medyo may halo pa rin siya ng woody. But on the dry down, makukuha mo na yung parang agawan ng vanilla bean at saka nung woody floral scent. Ang bango nito, guys. Very magical yung scent na to. Something na amoy fairy. Kung yung fairy is my scent, yung mga, alam niyo yun, mga fairy na merong gano'n na ears. Tapos, alam niyo yun, yung parang mga naka-itsura nila, yung mga naka-ano, naka-fox yung eye. Ganon. Ganon na iisip ko na amoy nila. Yung medyo amoy woody, amoy floral, pero at the same time, yung warmth, may amber, super perfect. Nung, ewan ko, ang dami niyang notes, and kung isipin mo, paghaluin mo yung orange, yung vanilla, yung woody, yung floral, yung amber, parang nakaka-off na siya. Pero sa una, maaaring ma-off ka. Pero, ang ganda kasi nung lapat niya on my skin, nung ginamit ko siya, ewan ko, parang lalo siyang bumabango the more na sinusuot ko siya or the more na tumatagal na gamit-gamit ko siya. So, yun, kumuha na ako ng full size. So, Fairy Tale, very perfumey. If you are into parang unique scent, para siyang in the stars, though hindi sila magkaamoy, medyo weird sila. So, merong ilang tao, feeling ko na hindi siya magugustuhan, pero on my body, nag-work naman siya. Super ganda ni Fairy Tale, pero I suggest you get this one sa Decant muna para mas ma-explore ninyo yung scent. Kagaya ko, yun munang travel size ang kinuha ko kasi nga, feeling ko di ko siya magugustuhan because parang too complex. Ayun, too complex yung scent na to for my preference. Pero surprisingly, nagustuhan ko naman siya. So, I suggest magdakan po na kayo if you want to try this Fairy Tale. Pero kung mahilig kayo sa mga weird, medyo yung level up na talagang well-mixed na scent, medyo complex. Ito si Fairy Tale, masasuggest ko sa inyo. This one is 8 over 10. Hindi siya ganun ka 10 over 10 for me kasi hindi siya yung parang pang araw-araw ko gagamitin. Pero for special occasion o yung mga moment na
gusto kong medyo, alam niyo yun, mapansin yung scent ko. So, yung gagamitin ko. So, yun, si Fairy Tail, another perfumey fragrance mist. So, this one, ito, travel size lang yung meron ako. So, this is Dior, the one. And yung travel size ko, guys, mukhang papunta na siya sa full size. Kasi wala na siya sa kalahati. Ayan. Kakaunti na yung laman niya. Wala dito yung notes niya. Pero, kinuha ko siya. You're the one, marami na yung gumagamit nito. So, this has what smells like a sparkling beautiful night with the one you love. White birch, velvety rose, and a drop of strawberry nectar. This, you're the one. Unang amoy ko sa kanya. Sabi ko, no. In a way that I will be buying this. Kasi, nahilo ako talaga sa kanya. Yung parang may kick siya ng rosy sweetness. Ganyan. But this one, nung ginamit ko yung decant na yon, I was surprised because maganda din sa mag-cling on my body. Para siyang si Fairy Tail. So kung na-judge nung minsan yung scent, try nyo na mag-decant, gamitin nyo sa whole day para makita nyo kung paano siya mag-perform on your body. This one is parang pinaka-long-lasting na scent ni Bath & Body Works, at least for me. Kasi parang kahit mahubad mo na yung damit, kahit maghapon na yung lumipas, nausukan ka na, napawisan ka na, hindi siya nawawala. This is sweat and pollution-proof. I don't know kung anong meron dito sa You're the One. Ito yung medyo parang pwedeng naka-Sunday dress ka, ganyan. Ito yung usually ginagamit ko kapag nag-church ako. Kasi, ewan ko, parang nakakadalaga yung vibe niya. Maganda yung scent na to, na no-notice din siya. On first spray, medyo offensive siya, matamis siya. Tapos, very rosy, parang yung face mist. Tapos, pinatamis mo. So, parang medyo nakaka-off siya. Pero once it settled down on your skin or on your cloth, maganda na siya, guys. Napaka-long-lasting talaga yung scent na to. Ang bango-bango niya. I feel like, Si Jean Ray na vlogger, yung may gusto din sa scent na to because sabi nga niya perfumey. Meron daw, dupe daw din ito ng ibang perfume pero I don't know lang kung ano. Pero if you are into parang mga rosy floral scent na may drop of sweetness or yung drop of strawberry nectar scent, eto yung masasuggest ko sa inyo. Kung mahilig kayo sa mga perfume na mga rose yung amoy, eto. Ang bango nito, guys. Parang hype na siya. So, marami na talaga yung may gusto sa kanya. Kaya, naki-hype lang ako nung ginamit ko. Or nung binali ko siya in decant. Pero yun nga, nung una hindi ko siya nagustuhan. Kasi talagang nahilo ako, guys. Parang diretso sa utak ko yung amoy niya. And ayun. Pero nung ginamit ko siya, mabango pala siya. So, ayun. Si You're the One. Another perfumey fragrance mist. So, lahat ng to, guys, wala talaga dito tapon. If you are into scent na parang medyo level up. Ayaw niyo yung pang bata. Ayaw niyo yung parang usually na naaamoy natin. Ayaw niyo yung parang matamis na gourmand, ganyan. Gusto niyo yung very perfumey, very nakaka-woman talaga. Mga Chanel, ganyan. Mga YSL, Carolina Herrera vibe. Ito yung mga maisasuggest ko sa inyo. Wala ditong tapon, guys. Lahat sila worth it try. Lahat ito is top-notch. Depende na lang kung ano yung note or yung scent yung hinahanap ninyo. Pero let me know sa baba kung meron dito na mga gusto nyo rin. Pero feeling ko lahat to parang well-loved. So, hindi ako mahihirapan na i-promote sa. So, comment down below kung favorite nyo din yung mga scent na to. Ayun lang for this video. Favorite ko talaga sila lahat, guys. Kapag gusto ko yung, alam nyo yun, ganda-gandahan ako for that day. Ito yung mga gusto ko or ginagamit ko. So, ayun lang for my perfumey fragrance mist. This is highly requested. Maraming nagko-comment na gumawa ako ng mga scent na dupe ng mga perfume. So, ito na po siya. Pero kung gusto niyo ng Victoria's Secret version, comment down below. Sana na-enjoy niyo yung video na to at sana nakatulong sa inyo. If you did, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe to my channel. Always keep safe. Bye!